Diabetic patient ako. 4 years na. Nag-i-insulin ako. Marami akong gamot. The doctor said to me na meron po akong endometriosis. Ovary and cyst po ang tawag nila doon. Tapos nakakaranas po ako ng severe dysmenorrhea, which is 5 days po ako na bedridden kung meron po akong menstruation. 2014, nalaman ko na meron akong PCOS kasi irregular yung menses ko. Pero hindi ako mataba. Both ovaries ko, bali yung may cyst. Mga nakailang transvaginal ultrasound din ako. Tapos hindi siya nawawala yung mga cyst. Hanggang sa in-stop ko na yung pills ko. Umabot na ako sa depression. Tapos hindi na ako makakain. Ganon. 3 weeks akong nag-bleed. Yung bleeding ko, hindi lang siya spotting. As in talaga, buhos talaga yung ko. So medyo natatakot na rin simula ako. Kasi nangyilo na ako, namunod na ako. Tapos nung pagkarating ko kay Dokro, siya na rin, sa kanya ko rin nalaman na meron akong hyperthyroidism. So yung PCOS ko, nag-lead niya sa hyperthyroidism, pati sa anemia. Nararamdaman ko sa masakit yung dibdib ko. Yung finding ng doktor doon, sa puso talaga. Sabi na dapat magpa-angiogram na. Yung findings ng mga doktor doon, may 3 baradong ugat. Bypass operation ang kanilang advice. Before, karoon kasi ako ng isang matinding sakit. Ang tawag dito is lupus. Na-diagnose ako last 2012. Yung mukha ako talaga noon, pulang-pula yung mukha ako, punong-puno ako ng nana. Bawal na ako sa pagkain, pwede ko na lang kainit scanning at saka gulay. Dami ko na rin tinitig na medicine na hindi naman nakatulong sa pag-alit. Dinatayaan ako 45 session. 3 times a week, ako dinadialysis. Hanggang sa ngayon, ito, amarkan ito. 2 araw lagi nakasaksak dyan sa loob ng 1 linggo, 3 beses. Isipin mo, lahat ng klaseng gamot, nainom ko na. Natapos ko na yung 45 session na yun. Ako po yung nagme-maintenance. Ang gamot ko po sa isang araw ay merong 7 klase. Ako po ay high blood. Isang tambak na gamot ang ibibigay sa akin. Imbis ako yung lumakas, lalo ako nang lalata. 2 weeks akong down noon sa asthma. Tapos hindi na talaga ako nakakatayo. And then may inintroduce sa akin to ng friend ko. Pero 5 months na niyang iniintroduce to na saka ko pa lang siya trinay nung nagkasakit talaga ako. And talagang na-prove ko siya na talagang sobrang effective. Ang ginawa ko, nung sa isang sachet na trinay ko, after 30 minutes talagang tumayo ako. Na-admit ako sa hospital. Nirush ako sa emergency room. And then akala nila, suspected na karoon ako ng heart attack. Hindi pa yun. For blood transfusion ako, kasi bumagsak yung hemoglobin ko eh. And talagang doon ko na-prove na walang blood transfusion na nangyari. Umokay ako. Magandang kalusugan binigay sa akin. Ngayon, wala na siya. Talagang totaling heal na siya. Sa mga taong may sakit, kinakailangan nilang uminom ng Santi Barley. Gumaling talaga ako. Noon, parang mabigat yung dibdib ko. No? First month na pag-tipay ko niyan, may pagbabago. Lumuwag yung dibdib ko. Hindi na masyado sumasakit. God is really great na binigay niya sa amin si Santi Barley. Nagbago po lahat ang buhay namin. Santi Barley is a tool na makakatulong sa atin. Nag 3-4 times a day po ako. Nag-massive po ako. From 2-3 months po na paggamit ko. Regular na po, hindi na po siya sumasakit. Nagkaroon na lang po ako ng 1-2 sachet for the maintenance every day. Sa ngayon, numakain mo ako ng barley, after 2 weeks, nagkaroon ako ng improvement sa sarili ko. Kaya ngayon, iba ang pakiramdam ko, hindi kaya dati, na nung araw, ako laging lulugulugo. Pero ibig sabihin, gulay na ako. Ngayon, nasigla ka tawa ko, kumbaga, sabi ko nga, barley lang ang nagbigay sa akin, nakaginhawahan at una sa lahat ng Diyos. Nagpa-check ako pa last month. Nakita ng OB na yung both ovaries ko okay na. Sinabihan kasi ako ng OB noon na nahihirapan talaga ako kasi irregular. Tapos, ngayon, bali wala akong trabaho kasi buntis na rin. 10 weeks, almost 10 weeks. Gift na rin siya ni God. So, dahil na rin siya sa bar, kaya yun, edi very happy kami, pati yung mama ko. Pagkatay ko, ilang araw, 2 o 3 araw, may nagbabago sa akin. May ganun. Tapos, yung mga 2 weeks, talagang malaki na yung nawawala, nawala na yung sakit ng tuhod ko.
yung mga pangingirot sa bako. Diet din po ako, tsaka physically ko naman ako, nag-exercise ako, jogging, at saka inuman ng barley, tuloy-tuloy po ako. Eh, sa ako naman, sa tulong ng Panginoon, eh, kukunti na lang halos yung nararamdaman ko. Actually, wala nag-introduce sa akin ng Santay. Eh, nakita ko, nagpapaliwanag si Kuya Kim. Then, nagsabi ko parang maganda yung produkto. Eh, sabi ko, baka pwede sa akin yan, itatry ko. Una-una, nung nag-take ako ng Santay Barley, Santay Pure Barley, nakita ko yung good improvement sa akin. Yung pamumulat pa pag-iinit ko, nawala. Then, after 3 months, dineclare ni Doktor na fully healed na talaga. Pag nagtitake ng barley, it's not enough na basta tinitake lang, lalo na doon sa mga taong may mga health concerns. Una kasi, kung magbaba, yung barley kasi talaga makakatulong talaga siya sa kahit anong sauce. Kasi ang bilis ng progress ko. Nakakapag-drive na po ako kahit meron akong menstruation. At the same time, nagagawa ko po yung regular na gawain sa bahay. At the same time, meron po akong time sa family ko. Thank you, Santay Barley.